Ang Gulpihan nagsimula noong dekada 60 na ang barangay chairman noon, kung tawagin, ay Tininti del Barrio. Nagkataon noong mga panahong iyon na ang Tininti del Barrio ay ang naging konsehal din ng bayan na si Konsehal Osyong Amigo. Tunay niyang pangalan Ilyoncio. So siya ang tininte noong mga panahong iyon ay natural. Siyempre tininte, siyang lapitan ng mga tao, hingian ng tulong. Nagkataon na minamatay na talagang mahirap doon sa kanyang nayon sa barangay Kalaokan. Ay likas dito sa matandang ito, sa tininting ito, ang magiinom. Hindi naman maglalasing, pero magiinom. Bahagi na ng kanyang pakikisama sa tao, yung pag-inom. Ay minamatay nga, napakahirap. So ang ginawa niya, nakainom na siya. Nung mabalitaan niya minamatay doon sa bahay na yon, may daladala siyang isang bilog, yung gin. Tapos tumayo din siya sa pinto ng bahay na kung saan nakaburol yung patay. Kada dumating ngayon, nung hapong ngayon, ay inaalok niya ng alak. Hindi alok, hindi request, kundi parang kumanda dahil nakainom na siya, tininti pa. So medyo may pagkabarako siya, ay ang sinasabi niya, tatagay siya sa baso tapos aalokin yung dating, oh, inom, pag hindi ka uminom, gugulpihin kita. Pagkainom, aba ay magbigay, miski kakaunti rin eh, at abuloy sa patay. Noong lumaon, naging kwentuhan yon na si tininting usyong palagi ng, ang sabi, gugulpihin pag hindi uminom, gayon. Hanggang sa naisipan nila, hanggang sa nakita nila yung epekto ng leadership niya sa pamamagitan ng gayong sistema, nakita yung patutuhanan kung paano siya tutulong. Na laging bukang bibig niya, inom, uminom ka rin eh, pag hindi ka uminom, gugulpihin kita. The word gulpihan na ngayon ay naririnig natin ay derived from the word gugulpihin kita. Malaki akong nagastos namin din yan dahil yan po ay dinadayalite. Tatlong beses po yan sa loob ng isang linggo. Malaki ang itutulong dito ng mga tao dahil malaki ang tulungan dito ng mga kapwa. Dahil yan ang tradisyon dito sa Aya ng Talisa. Ito ay kinamulatan na namin dito noong pang kami medyo maliliit sa mga tradisyon ito noong pang katatandaan. Pinamamaalam namin dyan sa barangay ng Aya. Tapos, pagka sinabi namin na may gulpihan dito, mag-a-announce ngayon itong mga barangay sa kanilang sasakyan sa buong Aya na nasasabihin ay may gulpihan sa pangalan ng gayon. Ngayon, isa't isa sila'y dating yan. Minsan, yung kami kukuha kami ng service. Minsan, hindi na kami nakakautang. Halimbawa, 100 ang service. Minsan, pag yung talagang maraming tao, mas nakakatulong dahil mas nasubra pa sa aming nakukuhang ano yung kabaoy. Bakit to kayo nagulpe? Para saan po? Tulungan. Bakit po kayo nagulpe? Isamahan yun dito, may kalakaran na lang yung pagpatay. Kaya ang gulpi, dahil pag ako namatay, ay magugulpihan din ako. Kaya ang gulpi ng gulpi, isa ako pagulpihan. Ito po yung pinagulpihan ngayong araw na ito. Ito po ay 130. Ito po ay malaking tulong para po sa amin. Yung sistema, kinuha doon sa bayanihan noong una. Ito lamang ay sa pamamagitan ng abuloy. And actually, hindi natuldukan doon sa patay lang eh. Dito sa Talisa, may barangay, kalimbawa, barangay Sampalo. Ang Sampalo, kahit kasalan, kahit may sakit, pag talagang kailangan, hindi lang ang gulpihan, ang tinatawag nila, dahil talagang ang salitang gulpihay, nakatuon lamang sa patay. Gumamit sila ng ibang termino, na halimbawa, pagka ikakasal, may sakit, ang termino nila ay tulungan.